Front row lang kayo makakita nang walang magsasalita pero lahat mag-iingay. Even if I have my supercars or whatever, my greatest achievement is not the cars or how much do I earn. My greatest achievement ko is the smile on my mom and dad's face. Na kayan lang sabihin na parang, anak ko yan. Mahirap sa tondo kasi namulat ako sa gulo. Nung bata ako, gusto ko yumaman talaga. Kaya lang, napipigilan ako kasi ang tawag sa amin yan, ambisyoso. Lumaki ako sa isang institusyon na kailangan akong mag-aral mabuti. I need to self-support sa sarili ko from third year high school hanggang fourth year college. Kasi ang mga magulang kasi hindi nagsasalita yan eh. Hirap na yan, hindi yung panlalaman. Umalis ako. Nag-stay ako sa tito ko, nag-McDonald's ako, nang hindi nila alam. Gusto kong bumalik sa kanila na, ma, may magandang buhay na pong nag-aabang sa atin. Problema, hindi ko nagawa. Sabi ko, alis ako ulit. Pero this time, I'll be different. Nag-apply ako, walang tumatanggap sa akin. Kasi nga, credentials ko medyo 8 years elementary, 7 years high school, 7 years college. Sa madaling salita, ni-invite ako sa front row. Isa lang yung tumatak sa utak ko. Yung sinabi ng speaker, Kuya Sam Versosa, isang beses ka lang mabubuhay sa mundo, sarapan mo na. Kaya nagsisimula ako, ang hirap. Kasi mahirap lumaki sa isang lugar na alam mong wala kang pera, malamang sila wala kang pera. Yung mga nagiging fan namin sa banda, yun yung ini-invite ko. Nangingilala ako doon ng mga taong hindi ko kakilala. Yung mga taong nakakilala sa akin, walang may tiwala sa akin. I gave myself 5 years to become successful. 2 years na ako nag-millionaire's club ako. But by that time, I have my family, I have my parents. Gusto ko sila ng magandang buhay. Sipagan ko pa. On my 4th, 5th year, I earn around 250,000 pesos ng isang linggo. Hindi na siya bumaba. Sabi ng tatay ko yung unang-unang paycheck ko. Sabi ng tatay ko, dito ka nagsimula. Ngayon, ito na where you ended up. Every day, nagchat-chat kami ng mami ko, daddy ko. They always say thank you. Father's Day, yeah. I gave them a new SUV. Mas naiyak pa ako. Papunta pa lang ako doon. Naiiyak na ako. Pero yung daddy ko ang talagang, totoo ba to? Iba yung feeling na nakabili ka ng sarili mong sasakyan. Iba yung feeling na nabigyan mo sila. It's the best feeling in the world. My greatest achievement is ang napag-retire ko sa maaga. At sabi ko sa kanila, hindi nyo na kailangan magtrabaho kasi simula bukas mo ako na pabahala sa inyo ni Papa. Gusto ko lang magpasalamat muna kay Direct R.S. Francisco at kay Kuya Sam Versosa. Kung wala sila, wala kami lahat dito. Eh sa mga hindi ko makakalimutan na sinabi ni Direk, kahit anong mangyari, hindi ka namin pababayaan. Si Kuya Sam, lagi naman niya sinasabi, huwag kang matakot, nasa likod mo kami. Sila yung naniwala sa isang batang tondo na pwede may mangyari sa buhay. Front Row is a really life-changing opportunity. At dahil yan sa dalawang tao na nagtiwala sa mga taong nobody. At alam ko marami pa tayo na magbabagong buhay sa Front Row. I'm Mark Anthony Cruz and I am Front Row. That's what I'm talking about. Hindi ko alam ba't kayo lahat seryoso eh. Tonight, always remember, kung marami sa inyong naranasan na ma-injan, maraming tao, hindi na sumali, tinawag ka pang tanga. Kung meron dito na sinabi sa kanila na magpe-pay na pero hindi na tuloy, yung pinapagalitan sa bahay nila, yung mga tao na kahit anong mangyari lumalaban, darating ang panahon, pag maganda na kotse mo, pag maganda na bahay mo, pag marami ka ng pera at nakuha mo na pangarap mo, tatandaan mo lagi, lahat ng tao nang maliit sa'yo, di mo na sila kailangan murahin para makagante. Hindi mo na sila kailangan saktan para masaktan. Because the greatest revenge is being successful! Only at Front Row.